Anton? Nay! Ano po? Ano yung nabalitaan ko na pinagtabuyan ka raw ng Celia? Wala ko yun, Nay. Wala? Eh, pinamamalitan niya sa lahat ng mga tao dito, sasabihin mong wala? Eh, kasalanan ko naman ho yun, Nay. Alam ko nang galit sila sa atin, pumunta pa rin ako. Eh, bakit kasi nagpunta ka pa doon? Gusto ko lang mo makipagbati kay Esperanza. Kasi ho, iniiwasan niya ako pati sa eskwela eh. Anton, huwag ka nang lumapit pa kay Esperanza. Pagkatapos ng mga nangyari, hindi na babalik ang dating pagsasama ng pamilya nila at ng pamilya natin. Kaya huwag ka nang umasa na magiging magkaibigan pa kayong uli ni Esperanza. Hindi na mangyayari yon. Kaya layuan mo na siya. Sandwich tsaka ng soft drinks, oh. Kasi alam ko hindi ka pa kumakain, eh. Kainin mo na to, kasi baka malipasan ka ng gutom. Salamat. Uy! Ang sweet nila! Luis, niisip mo pa rin ang kapangalan ng pamilya mo rito. Alam mo, nararamdaman kong hindi ka matahimik habang narito ko sa San Isidro. Parang lagi kang naghihintay na may masamang mangyayari. Siguro, mabuti na nga umalis muna kayo rito. Gusto yung kumakuyan, wala akong magagawa. Benta natin ang palayan para may pera kayo. Wag, kuya. Ito lang ang pinamana sa atin ng inay at itay. At hindi nyo pinabayaan. Alam ko kung gano'n nyo kumahal itong palayan na to. Kung makapagsisilbi naman sa inyo, kahit masakit sa loob ko na ibenta. Wag, kuya. Hindi rin ako papayag. Kahit papano eh. Ito rin ang bumuhay sa atin. Alam mo kasi parang hindi ko na kaya magsaka. At
matanda na ako at mahirap ang katawan mo. Eh di, ako magsasaka. Kuya, kung kailangan naman talaga namin umalis, isasama ka namin. Naku, huwag na lang. Magiging pabigat pa ako sa inyo yan eh. Huwag mo na lang akong ilayo dito sa San Isidro, Luis. Baka kasi hindi ko na ito makita. Baka hindi na ako makabalik. Matagal din tayo hindi nagkita, Kuya. Gusto ko naman magkasama pa tayo. Sa bagay. Magkano ko ba dito si Repolyo? 15 pesos lang yan. 15 pesos? Ang mahal naman. O ito na lang maliit. Kulang lang kasi yung binili ko kanina eh. Ito na eh. Sa kamatis. Yan, 10 piso. Nakalagay lang sa plastic. Haling Nene, nandito na po yung pinalaban nyo. O, oh, teka, sandali. Kukunin kayo pambahal sa inyo, ha? Sandali. Marami pong salamat. Hoy, Elena, kumusta na kayo ng kumaran Celia mo? Mukhang hindi kayo nagpapansinan ngayon, ha? Di ba magkumari kayo? Bakit ko naman siya papansinin? Nagsulian na kami ng kandila, kaya wala na kaming dapat bang pag-usapan. Huwag na huwag lang nila ulit gagawin ang ginawa nila sa anak ko. Dahil maghahalo ang balat sa tinalupan. Hoy, kung meron kang gustong sabihin, humarap ka sa akin. Hindi yung kung kani-kanino mo pinagsasabi. Ah, ganun. Pwes binabalaan kita. Sa oras na ipagtabuyan mo muli ang anak ko, pareho na kayo ng asawa mo makukulong. Alam kong malakas kayo kay Mayo, pero hindi ako natatakot sa inyo. Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang sa iyo na huwag mong idadamay si Anton. Pwes, sabihin mo dyan sa magaling mong anak. Huwag na siyang dumalaw ulit kay Esperanza. Dahil sa susunod, hindi lang yun ang gagawin ko sa kanya. Subukan mong gawin yan. Baka kung saan ka pupulutin. Huwag kang magmalaki na akala mo kung sino ka. Nakatungtong mo kay sa kalabaw. Nalangaw pa rin kayo. Ha? Bakit? Ano bang tingin mo sa sarili mo, ha? Mas maliit pa kayo sa langaw. Dahil wala kayong isusubo kundi dahil sa tulong namin. Ganyan ang mga traidor. Magaling manumbat. Wala kang karapat na magsalita ng ganyan. Dahil napakalaki ng utang niyo sa amin! Hoy! Kapal ng pagmumukha mo! Mas malaki ang utang niyo sa amin! Nakulong ang asawa ko dahil sa kagagawa niyo! Palibhasa! Sip-sip kayo, tay mayor! Ikaw ang sip-sip! Sip-sip! Huwag na huwag ka magsasalita ng ganyan sa amin, ha? Wala kang karapat na magsalita ng ganyan! Animal ka! Animal ka rin. At sa uulitin, huwag mo akong babatuhin! Huwag mo akong babatuhin! Akala mo, bibigyan lang kita! Mas animal kayo! Mas animal kayo! Tama na! Ano ba sa'yo, ha? Ano ba sa'yo? Hindi kita urungan, Elena! Lalo ikaw! Hindi kita urungan! Lipsip ka kay Mayo! Kahit siya! Walang yang yun? Walang utang na loob? Noong mga panahon na kailangan nila ng tulong at pera para silang mga lintang lumalapit sa atin. Pagkatapos ngayon, bastos! Eh, kayo naman kasi inay eh. Pinatulan niyo pa si Aling Celia, alam niyo namang takaw-awa yun. At bakit? Ako ba nagumpisa? Ako ba ako nang nagtaas ng boses? Hindi ba siya? Hindi na lang ako nakatiis, kaya pinatulan ko na eh. Dahil sumusobra na siya. Oh. Ano ba nangyayari dito sa nanay mo? Eh, nasa labas pa lang ako, naririnig ko yung boses mo. Mukhang mainit yata ulo mo. Eh, kasi otay, si inay nakipag-away kay Aling Celia. Ang nanay mo nakipag-away? Paano naman ako hindi makikipag-away? Sumasobra na siya eh. Akala mo kung sino? Ako, Elena, alam mo dapat hindi mo pinapansin yung mga ganong klaseng tao. Sakit sa ulo lang yun eh. Itong anak mo ang pagsabihan mo. Natigilan niya na ang pakikipagkita doon kay Esperanza. Ikaw, Anton, ha? Oras na malaman ko na nakikipagkita ka at nakikipag-usap doon kay Esperanza, malilintikan ka sa akin! Ayaw ko naman talagang pausapin si Anton, eh. Kahit nga sa eskwela, iniiwasan ko rin dahil ayoko nga makipag-usap sa kanya. Pag kinulit ka, sampalin mo. Dapat man lang, kahit doon, makaganti tayo. Makikita ng Elena yan. Sa oras na makita ko siya ulit, ingungudngod ko siya sa daan. Huwag siyang magkakamali.
Kailan ba ang gumawa ng mali, ha, Delphine? Ang bawat akbang ko, iniisip ko mabuti. Pag sinabi ko akong bahala, akong bahala. Hindi kita iwanan nakabitin. Alam ko po yun, Mayor. Po ka. Salamat to. Yang-iya nga ako dahil malpa ko ako sa utos ninyo. Hindi ako naging maingat. Kaya yun, mayroon pa rin nakalusot. Wala na yun. Hindi na pipiyok ng mga yun. Kaya nga po malaking pasasalamat ko sa inyo, Mayor. Kahit anong paggawa ninyo, gagawin ko po. Ang hinihiling ko lang sa'yo, ang katapatan mo. Malaking tiwala ko sa'yo. Bukas, mag-uumpisa ko rin sa'kin. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat. Anong kagamitan na lang natitira sa atin? Halos wala na, Tay. Yung kinakainan na lang natin tsaka yung mga ibang gamit sa kusina. Wala na akong magagawa, Raul. Pati ang lupa't bahay natin, kinulateral ko na sa bangko para makautang tayo. Nang sa ganun, maikuha kita ng isang magaling na abogado para makalaya ka na. Na kayong gumastos para sa akin. Itabi mo na lang ang pera para sa mga anak mo. Mas kailangan nyo yun. Eh, mas kailangan ka namin. Gusto namin makalabas ka na dito. Huwag mong intindi ng gastos, Raul. Kami ang bahala. Mukhang mabigat ang kaso ng asawa niyo. Wala siyang testigo. Tony, wala akong kasalanan ng asawa ko. Pinagbintangan lang mo siya. Bueno, pag-aaralan ko ng mabuti ang kanyang kaso. Tony, tulungan niyo naman yung tatay ko. Sa ngayon, iisa lang ang maipapangako ko sa inyo. Gagawin ko lahat ang makakaya ko para kay Raul. Pero dapat malaman din ninyo na malaki ang magagastos mo. Mahabang trial to. At dapat natin paghandaan. Nakahanda ho kami, attorney. Kahit maubos ho lahat ng naipundar namin. Kahit yung buhay ko, ipagbibili ko, kagawin ko po, mailabas ko lang sa kulungan ng asawa ko. Tulungan nyo lang po kami. Kahit na sinapating ang panigang abogado ang kunin nila, hindi sila mananalo sa kaso. Taga mo yan sa bato. Taka pala, si Luis, ang kanyang pamilya, kumusta? Huwag niyo po silang alalanin, Mayor. Meron ang sumusubaybay sa kanila. Good. Got kaya, di sila pwede magkamali kahit konti. Tsaka, Mayor, mukhang nagko-cooperate naman ho eh. Magaling. Ang kailangan lang dyan eh, ibigay natin ang lahat ng kanyang pangangailangan para tuloyan natin mahawak ng sarik. Hindi ba? Punoy natin na kanilang sigbura at bunganga, tiyak. Hindi na yan makapag-isasalita. Sige, bata. Galing lahat yan kay Mayor. Pinapasabi niya na kung kailangan niyo ng tulong, huwag raw kayong mahihang lumapit sa kanya. At pakisabi kay Luis, kung gusto niya ng trabaho, bibigyan sa ni Mayor. Pakisabi mo rin kay Mayor na nanalahimik na kami rito. Maraming salamat ka mo sa tulong niya, pero hindi namin matatanggap yan. Mang Ponso, wala naman masama riyan eh. Eh, tumatanaw lang ng utang na loob si Mayor sa pamilya ni Luis. Kaya sige na, tanggapin nyo na yan. Delphine, pabayaan mo nang malahimik ang pamilya ni Luis. Mang Ponso, bakit?
Eh, nakipagkaibigan na nga si Mayor eh. Sige na, tanggapin nyo na yan. Wala, ay, hindi ko talaga matatanggap yan. Hindi, oy. Ito kang pakipot ah. Kilala mo si Mayor. Ayaw na ayaw niya napapaya. Sige. Dana! Suhol yan ah. Ba't mo tinanggap? Ayoko nga eh. Kasi pag matigasan nga ako eh. Pero hindi lang mapilit yung dalpin na yun. Sinakal pa ako. Anong magagawa ko? Tsaka, dami pa niyang pinangakong tulong sa atin. Sabi ko naman, nananahimik na tayo, huwag na tayong guluhin. Yan ang huling bagay na tatanggapin natin kay Mayor. Ayoko nang tumanggap na kahit anong pabor na magagaling sa kanya. Ayoko magkaroon ng utang na loob sa kanya. Grabe siya kung maningil. Konti na lang yung naipon kong pera. Baka hindi na umabot sa susunod na linggo yun. Maliit lang yung nautang ko sa bangko. Ayokong galawin yun dahil para sa itay nyo yun. Kumain na kayo. Wala ngayon, masanay na kayong asin na lang ang inuulam natin. Sa almusal, lugaw na lang ang kakainin natin. Huwag na rin kayo mag-soft drink sa eskwelahan. Tubig at biskuit na lang kayo. Sige na. Kumain na kayo. Nay, magkahanap na lang ako ng trabaho. Titigil na lang ako sa pag-aaral. Junjun, tulog ka na. Sige, ang bahala dyan. May araw pa na sisikat.
iyong landas. Kayakap mo ngayon luha at hirap. Mayroong ligaya bang magaganap? Pag-asa hindi tuluyan na magwawakan sa tapit din ang tangi mong pangarap. Thank you.